Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Iginiit ng consumer welfare group na kuryente.org na hindi napapanahon ang hiling na rate adjustment ng mga power distribution utilities sa Luzon. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay National Coordinator Roland Vibal, hindi pa raw nakakaahon ang publiko sa epekto ng COVID-19 pandemic. Hindi rin naman daw tumataas ang sahod ng mga consumer, kaya dapat muna yung ibasura. Ayon sa Energy Regulatory Commission, 48 distribution utilities ang humihiling ng rate adjustment, kabilang po ang Meralco. Ang hiling nakaugat sa automatic cost adjustment kada 3 taon para sa pass-through charges o mga singil na dumadaan lang sa power distributors tulad ng generation charge. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Pagtuturok ng bivalent COVID-19 vaccine sa mga healthcare workers sa San Juan, umarangkada na. Mula sa Super Radyo DZBB, pagpapalawig sa visa ng rehistro ng mga sasakyan, ipinanukala sa kamera. At mula sa GMA News Online, bagong visa restriction policy ng Amerika, target higpitan ang mga foreign government official na tutulong sa mga pugante sa batas ng Amerika. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Mav Gonzalez ng GMA Integrated News.